Nangangamba ang ilang residente sa Borongan Eastern Samar dahil sa banta ng landslide sa kanilang lugar. Unti-unti na kasing gumuguho ang lupa na kinatitirikan ng kanilang mga bahay. Nasa frontline ng balitang yan, si Mon Gualvez. Hindi na kinaya ng pader ng eskwelang ito sa Barangay Siha sa Borongan Eastern Samar ang ilang linggong pag-ulan at pagbaha sa lugar. Ang mga silid-aralan hindi na mapakinabangan. Nagbabadya na kasing gumuho ang lupa dulot ng labis na pagkababad ng lupa sa tubig o soil liquefaction. Sa 2 hanggang 3 araw na walang patid na buhos na ulan, mabilis daw tumaas yung tubig dito sa may sapa na umaabot ng hanggang 10 talampakan ang taas. Sa lakas ng ragasan ng tubig, mabilis ito napapalambot yung lupa kaya hindi nakapagtataka na ilang puno na yun nabuwal. Ang problema, ilang bahay din ang nakatirik sa paligid nitong sapa. Kabilang dito ang bahay ni na Glenda. Wala na halos makapitan na lupa ang isang poste na tinitirhan nila kaya nangangamba siya lalo na kung magtuloy-tuloy pa ang pag-ulan. Tuwing gabi po hindi kami makatulog ng maayos kasi maririnig po namin yung tunog na parang may bumabagsak pababa. Tapos hindi ko alam kung yung bahay na namin yung susunod kasi ang lapit lang po ng tubig. Ang 7 taong gulang na anak ni Jessa, nilalagnat na raw at madalas natutulala. Labis na trauma raw kasi ang naranasan ng bata dahil sa mga nangyayari roon. Ako po, humihingi po ako ng tulong na yung bahay namin, ma-safe ba? Kawawa naman yung mga anak ko. Palipat-lipat na lang kami ng bahay. Nung kailangan talaga namin yung ma-safe na titirahan. Mahigit 10 tirahan sa barangay ang posibleng gumuho sakaling tuloy-tuloy na lumambot ang lupa. Kaya nananawagan na ang mga residente na solusyonan ang madalas na pagtaas ng tubig sa kanilang sapa. Sana makita po ito ng mga kinaukulan na mabigyan po ito ng budget para kahit papano mabigyan lang kami ng control na hindi po patuloy na umano yung tubig sa amin. Kasi ang hirap pag mawala po yung mga bahay namin. Bukod sa sapa, malaking problema rin sa barangay ang mga ilog na nakapalibot sa kanila. Kapag tumaas daw kasi ang tubig, hindi na madaanan na nag-iisang kalsada na papasok sa kanilang lugar. At tuwing bumabaha, tumatakbo na lang daw sila paakyat ng bundok para roon lumikas. Umalis na kami dito kasi bahain daw yung lugar namin. Paano naman kami magkakaalis? Wala naman na kami matatawiran kasi malaki yung tubig. Nakakulong kami ng tubig. Kaya nga yung relief nga, mahirap yan dating dito sa barangay namin. Nakatakda raw magpatayo ng bagong tulay papasok sa Barangay Siha, pero mas tinututukan na ngayon ng lokal na pamahalaan ang shelter plan para sa lungsod. Instead of providing the river control, which it will cost the city government more than 200 million, iniisip na lang namin na ibili namin ng lupa kasi mura pa yung lupa at patayuan ng pabahay para i-relocate yung mga residente doon. Pero doon lang sa higher grounds. Pero pinaka-problema sa Eastern Samar ang mga napinsalang pananim dahil sa walang tigil na ulan. Umabot na sa 600 hektarya ng palayan ang nalubog sa baha na aanihin na sana pagdating na Abril. Nagtanim sila ng palay noong November at saka December. Bagong tubo pa lang yung mga yan. Biglang wash out ng baha. Yan ang malaking problema nila. Ngayon, walang mga certified seeds na ngayon, nagkakaubusan. Nagdeklara na ng state of calamity ang buong Eastern Samar. Dahil dito, nananawagan sila ng tulong mula sa pamahalaan, lalo na sa Department of Social Welfare and Development o DSWD. Nagbabalita mula sa frontline, Mon Gualvez, News 5!